In the Bible, the Isle of Patmos was where John the Apostle was exiled. Kung matatandaan niyo po sa Bible, that's where he was able to write the book of Revelation. You know, the name was very meaningful to the late Dr. Emmanuel T. Gison. So, itong land na to, actually, ano to eh, farmland ng uncle niya. At he was able to buy it. He donated a certain portion of it for the ministry. At nung naumpisahan yung campsite, pinangalanan niyang Isle of Patmos. Kasi he felt na yung talagang presence ng Panginoon, yun ang gusto niyang mag-prevail dito sa area na to. When I was in the hospital, may mga nagpunta dito. And they came from the office of Mayor Christy Angeles. And they surveyed the place. Of course, para sa amin, it was unusual for the city government to ask such a request from us kasi private property ito. And there were a lot of considerations. Siyempre, yung safety namin, personal safety naming family, kasi magiging public itong areyang ito. Siguro we can sacrifice a little bit for the sake of saving lives. So we really want to be able to help the city, maybe by decongesting hospitals. Kahit na ngayon talagang kasagsagan ng spread ng virus dito sa ating bayan. Sabi nila, hindi na daw nagkakatulog si Mayor sa kakahanap ng quarantine facility para sa ating mga kababayan. So, na-touch naman kami, diba? Kasi we are very blessed in our city and in our province na meron tayong talagang mga public servants na makikita mo talaga yung sincerity nila sa pagsaserve nila sa ating mga kababayan. So, sabi namin, sino ba naman kami para tumanggi? Yung aming late father, si Pastor Kison, ay talaga napakamatulungin sa mga tao. Kasi naranasan niya po na lumaki sa hirap. I'm sure kahit po, if ever nag-survive siya doon at naranasan niya yung mga discrimination from being a PUI, I'm sure he would emerge from that wanting to help people. Kasi sa kanya po namin natutunan yung ganon. Na kahit anong mangyaring hindi maganda sa'yo, at lagi mong isipin yung purpose ng Panginoon at kung paano magagamit yun para makatulong sa tao. To Mayor Christy Angeles at lahat po ng mga ating public servants dito sa Tarlac City, we commend you for your sincerity and your concern. Maraming salamat po sa lahat ng ginagawa ninyo para magkaroon ng kaligtasan ng ating mga taong bayan ngayong kasagsagan po ng COVID. I would encourage people to reach out to other people kasi po itong COVID ay it's all around us. Every family has been hit almost. So why not, instead of discriminating people, instead of shunning them in our community, bakit hindi po natin sila mahalin? Bakit hindi po natin sila pagtuunan ng pansin kasi ngayon po talaga nila kailangan ng pagmamahal?